So, I think you can get information doon. Kasi, yung topic natin ay theatrical style, amusement, and entertainment. So, hindi siya part ng lectures, pero ang advice doon is mag-ingat tayo. Kasi baka naman madala na tayo. Ang importante doon, we should be founded muna sa ating doctrines, sa Bible muna. So that pag nakinig tayo ng mga ganun bagay, hindi tayo makamadalayan. Kasi magaling sila. Magaling silang mag-ana ng scriptures. Kapag ka hindi ka marunong sa scriptures, kasi meron lang halilipan ka. Madadala ka. Ano po yung mga teleserye? Teleserye. Ayan. Teleserye daw, mga kapatid. Drama yan eh. Drama. MMK. MMK. True story. Ano sa palagay niyo? At sa palagay ko, ito bago sa atin. Hindi natin ito alam. Yung mga natatanggal. Gusto ko nga lecture sa mga matatanggal. Itong bagay nito. Kasi nilecture ko sa inyo mga bata. Pag-uwi sa bahay ko, ay lumalaw na TV. I-questioning kayo ng mga magulang nyo, di ba? So, maging maingat din tayo sa kung paano natin i-share sa kanila. So, sabihin nyo atin kayo ng BYC. MMK, paano ba nang sasagutin niya MMK? Minsan po may horror din doon. Actually, oh, this is life siya. Basta feel it. But, siguro pure naman siya. Pure naman siya to noble purpose. But, sa akin kasi, it's more ano eh. Sa mga bagay na gano'n, inisip ko yung time. Bakit ako ubos ng oras sa ganito? If I watch story lang naman yung inaamin natin sa diba, we have Bible stories. Marami tayong mga bagay na mas maganda pa. Yung iniisip ko eh. Ang iniisip ko palagi, sa mga bagay na gagawin natin, piliin natin yung the best. Huwag tayong mag-settle dun sa okay lang, sa okay na yung good. You settle always for the best. Kasi standard ng Panginoon yung high standard eh. So marami mga bagay dyan, okay lang lahat gawin yan. Pero we settle for the best as Christians. Ano, paano po yung mga novel, kunyari yung mga sulat ni Shakespeare, ganyan, minsan required? Sa school. Romeo and Juliet. Kapag required, medyo wala akong gawa kasi required. Kailangan. Isa kaka-addict na siya. Yun ang magiging problema. So maging maingat tayo. Kung required, siguro basahin mo lang yung book na ano. Kasi minsan maganda rin magkaroon ng ideas tungkol doon. Ang problema doon sa wakuin niya yun. Meron siyang ibang effect sa isip ng tao. Yung mga logos. Ano siya eh. Yung mga authors na ito, magagaling silang magpaan ng utak. Magpaan ng imagination. So, meron siyang negative. Kasi, hinig din ako magbasa. I read yung ano? Yung 7 books ng Harry Potter. Basa ko lang yun. Iba yung effect niya sa utak. Iba yung effect niya. So, maging maingat din tayo sa mga binabasa ko. Hindi siya part ng lecture na. Questions pa? Ano pa? So, what? Ito lang ako, sa pagpapa ng ano, sa pagpapa ng topic ko yung ano yung, ano ako, Adventist ako, tapos, ang trabaho ko yung co-produce ng mga movie na tulad ng sinabi. Paano kaya yung gawin niya? Paano yung siguro mga advice ko, actually, alam niyo yung lectures ko, hindi talaga akong pinaka-original na gawa. Alam ko sino gumawa nito, yung mga ganong trabaho. Dati, nasa Hollywood sila. Andun sila, gumagawa sila ng movies, part sila ng paggawa ng movies ng Hollywood. Mga Adventist sila. Na naging part din nga sinabi mo yung sakin. Pero eventually lumabas sila. Kasi nakita nila kung anong meron doon. Nakita nila kung paano i-manipulate ng mga producers yung mga tao na panoorin yung movies nila. Kaya sila lumabas. So eventually, possible na lumabas din yung mga ganang work. At ang ginawa nila positive. Sila ngayon ang gumawa ng mga videos na magdadala sa mga tao sa katotohanan. Ganun ang ginawa. So may work pa rin sila. Ah, sa parin sila. G.
join ka ng Hope Channel o gagawa ka ng ibang ministries na about media. Tumay ko pa ba? Actually, need natin yun ngayon. Yung professional ganun, need yun ngayon kasi we are starting to have televisions, television channels. Sino mga abilities ang mayroon ganun tayo? Wala pa masyado. Kailangan natin ngayon. Yung mga mag-produce, mga marunong sa mga video editing, kailangan natin yun. Actually, kailangan namin ng cameraman. Wala kami cameraman dito sa PYC. So, pwedeng maging part din tayo ng PYC. Cameraman tayo, kung may camera kayo, video cam. Next PYC, invited namin. Lahat ng may camera. Mag-video natin yung mga lectures. Meron pa ibang question? Kung wala na, I hope na we learned a lot ngayong buong araw na to. And we'll be praying together. Pag-pray natin ang isa't isa, hindi mahirap. Mahirap kung nilecture natin, yung nilecture ko. Hindi siya madaling gawin at magiging posible lang siya sa tulong ng ating Panginoon. Okay, so tayo lang ay kumayo. Dakilang Diyos, maraming pong salamat. Nabinong sa inyo kung aming pong mga mata sa kapupanan na ang kaaway ay may ginagawang mga pandaraya sa aming pong mga buhay bilang mga kabataan. Ngunit salamat po sapagkat kayo po ay nandito palagi sa aming pong tabi na magbubukas po ng mga katotohanan sa aming pong mga isipan upang lalo po namin kayong makilala bilang aming pong Panginoon at Tagapagligtas. Panginoon, patuloy niyo po na lang pagpalain ng mga kabataan ito, mga nakarinig po Panginoon ng mensahe ngayong hapon. Sila po, Panginoon, ay daranas ng mga paghihirap na malagpasan ng mga bagay na ito. Ngunit nilalapit po sila sa inyo, Panginoon, na kayo po ang gumawa sa kanila po mga puso ng mga kababalaghan, mga kapangyarihan, Panginoon, ng Banal na Espiritu, na baguhin ang kanila po mga buhay at ma-overcome ang mga bagay na ito sa kanila po mga buhay. Panginoon, nawa, Panginoon, gamitin ang mga kabataan ito sa pagpapalaganap ng inyong mabuting pabalita sa mga tao, Panginoon, na kanila po mga nakakasalubunga araw-araw sa kanila po kaibigan, sa kanila pong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, at sa mga tao po kanila pong makasalubong sa araw-araw, kahit maging liwanag po nawa sa kanila, sila, sa mga taong ito, sa pamamagitan po na inyong pungutong anak na sa Espiritu. Panginoon, salamat po sapagkat aming pong naranasan na inyong dakilang pag-ibig sa amin sa pagkakataong ito sa PYC Bicol at nawa, Panginoon, sa aming pong paghayo, paglaba sa lugar na ito ay maging ilaw nawa ang bawat isa po sa amin hanggang sa inyong malapit ng pagdating ang mga tao po sa aming pong kapaligiran ay maging handa at kami po'y gamitin niyo pong mga instrumento. Salamat ng marami, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen.